Yan, so umpisa natin sa pagkabit ng backplate. For Intel motherboards, yan ang backplate natin kasama sa fan. And then next naman is yung mount. So, hanapin nyo lang, tingnan nyo muna, sukatin nyo muna kung ano yung kasukat na board nyo. Tapos, yun yung ikabit natin. Yan. So, kita nyo naman, sinukat ko muna. Then, nakita ko na yung kasukat, alam ko na kung ano yung kakabit ko. So, sa ilalim po ang kabit, hindi sa ibabaw. Okay? So, kita nyo naman, sa ilalim ko siya ikakabit. Ayan. And then, sa AMD naman, ayan ang bracket sa AMD. Kung magtataka kayo kung backplate na gagamitin natin dito is yung sa backplate kasama yung sa nung pinili natin yung motherboard, yung black. So, yun. And then, pag nakabit na natin yung mount, lagyan na natin ng thermal paste para may kabit na natin yung mismong heatsink. Yan, dapat gitna yung pagkabit ng thermal paste. And then, dahan-dahan yung ilagay. And then, ang sikreto dito is isa-isa lang ang sikip na konti ng tornilyo para unti-unti siyang may fit. Then, after nun, ikabit na natin ang ilaw. And then, sa pagkabit naman ng fan, huwag kayo matakot. Basta dapat masikip yan. Ayan, kita nyo naman dahan-dahan lang. And make sure na nakakapit talaga yung ipin ng maayos. And then, yung CPU fan naman, lagay natin sa CPU. Ayan. And then, next naman is yung SATA. So, ayan. Ilalagay natin sa SATA tulad sa hard drive. So, doon natin ilalagay kasi yun yung power ng ilaw. Yun lang.